Download your monthly or weekly income report. Download your income report using PC. Magandang buhay mga katala! Nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi tuturuan ko kayo kung paano nga ba tayo magda-download ng ating income weekly or monthly sa ating Shopee account, kung saan doon natin malalaman kung ano nga ba ang mga kinikita natin sa orders. Ngayon, magsimula tayo. Punta tayo sa ating Chrome. Then, isi-search natin ang Shopee Philippines. Kapag search natin, mag-aantay tayo ng katulad natin ginagawa. Matanong ko lang guys, nakalagin na ba kayo sa inyong account dito sa Shopee? Kung hindi pa, mag-login na kayo. Mas maganda guys na nakasave na ang inyong account sa Shopee para lagi nyo lang ma-open. Pero mas safe pa rin kung hindi nakalagin at kabisado nyo yung password nyo. Ngayon, punta na tayo dito sa Seller Center. Antay-antay lang ng mga ilang minuto. Nandito na nga tayo at ngayon hahanapin natin ang finance. Under nyan is merong may income. I-click natin yon, then merong lalabas na login password for verification. I-type nyo yung password nyo para ma-secure na kayo talaga yan. Ngayon, okay na. Nag-type po na ang akin dahil nakasave naman na ito ang account ko. Ngayon, pupunta tayo dito sa gilid dun makikita kayo yung income statement. Then may more. I-click nyo yan. Then yung guys, makikita yung mga month na pwede nyo i-download ang inyong income report. Meron kayo makikita month and year lang at meron din naman tayo makikita from and to date. Ngayon guys, yung month and year lang ay para sa for a month. Yung from and to date ay for a week. Gets nyo guys? Pupunta naman tayo dito sa gilid sa may action. I-download natin yung monthly report dahil mas gusto ko yan para mas tipid sa papel at mga pagbiprintan. Nakakatulong to guys para malaman natin kung magkano yung kinikita natin buwan-buwan or weekly. Ayan, nakadownload na siya as PDF. Maganda to guys na makikita nyo at makikita ko rin ngayon. Ipapakita ko sa inyo sample kung paano nga ba to. And click na natin. Ang ganda guys kapag sinave na natin siya dahil meron na siyang name at date. Ayan na siya guys, sobrang ganda. Nandiyan na yung name mo, nandiyan na yung address mo. Then nakakompute na lahat dyan. Nandiyan na yung date kung kailan mo na-receive yung bayad ni buyer. And lahat na guys na may na-minus ni Shopee. Nandiyan na, naka-minus na siya. And sobrang ganda niya i-print guys dahil 2 pages lang for a month. Malalaman mo na. Pwede mo pa siya i-compare sa ibang month at pwede mo pang i-download yung mga iba pang month. Eh, kiss na natin siya guys. Siguro yung mga natatanong sa inyo na paano kung wala kaming PC, paano kung cellphone lang. No worries guys, dahil ituturo ko siya ngayon, ngayon na mismo. Ngayon guys, panoorin niyo ito ng dere-derecho, hanggang dulo at masusundan niyo. Download your income report using phone. Wala nang paligiligoy po guys, sumunta na tayo sa Chrome at i-search ang Shopee Philippines. Ngayon guys, dito lang tayo sa cellphone katulad ng ginawa natin kanina, ganun lang yun guys. Walang pinagkaiba guys yung gagawin natin dito sa phone doon sa PC kanina. Yun nga lang, mas maliit yung screen dito. Ngayon guys, make sure na nakalagin na kayo dito sa ating Chrome. Ako kasi guys, nakasave na yung account ko dito sa phone and sa PC para nadadalian ako. Ngayon, i-click natin that control dock dito sa gilid. Then, desktop site, hanapin nyo. Katulad na lagi natin ginagawa guys, mag-aantay lang tayo, then i-exit lang natin yung mga ads na lumalabas and i-refresh natin siya. Once na na-refresh na siya guys, yan yung lalabas. Isum lang nga rin siya, then hanapin natin yung seller center katulad na ginawa natin sa PC kanina. Medyo nahirapan na ako sa pag-zoom dahil hindi siya madaling i-touch. Isum lang natin siya guys para makita nyo maigi yan yung seller center. Ayan, click na natin, then antay-antay lang tayo. Kapag nantay natin guys, ayan yung lalabas katulad sa PC kanina. Yun nga lang, ito mas malabo compare doon. Ngayon, scroll tayo dyan, din hanapin natin yung finance under nyan, merong may income. Click natin yan. Then, wait lang tayo ng mga ilang minuto. Lalabas yung kaninang login password for verification. Ito type nyo na yung password nyo dyan, then verify. Once verified na siya guys, ma-open na natin to. Then, isusum natin siya ng malupet. Then, pupunta tayo dito sa gilid. Ayan, sa kinuturo ko. Yan, income statements. Katulad ng ginawa natin kanina, yan lang din siya guys. Ayan. Mamimili lang kayo ng month na gusto nyong ma-print or ma-save. Tapos, click nyo na lang yon. And yan. Pupunta kayo sa action sa gilid din na download nyo yun. Kayo lang kayo ng 15 to 30 seconds, then madadownload na yung inyong file.
Ngayon guys, ang gagawin ko, pumunta ako dito sa tab sa taas. Dito kasi nagnanotif yung mga dinadownload ko. Ayan guys, i-click ko na siya. Nagdownload ako guys ng WPS Office. Doon ko kasi inopen yung mga file ko. Ayan, pwede kayong mag-download ng iba parang Word or kung ano pang available na gusto nyo i-download para ma-open nyo yung file na need nyo. I-skip nyo lang yan guys, yung mga ads na yan. Then, antayin nyo lang kayo ng email nyo to. Lalabas pa yung inyong monthly income. Ayan na nga siya. O, diba guys, problem solved. Ngayon, pwede nyo i-print, pwede nyo rin i-save na lang. Ang technique lang yan is gagawa kayo ng folder para nakakompile lahat ng every year nyo. Ayan guys, dito na nga nagtatapos ang vlog natin sa araw na ito. Sana meron kayo natutunan. At kung nagustuhan yung video, huwag nyo kakalimutang mag-like. At huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat!